Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button. Pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Nasa Signal Village sa Taguig ang bahay ni Adi. Kung tutuusin ay malayo iyon sa Quezon Avenue na kinaroroonan ng Lunar TV. Pero okay lang iyon sa kanya. Ayaw rin kasi niyang mangupahan malapit sa Quezon Avenue. Komportable siya sa bahay niya na nabili lang niya sa murang halaga kay Sally, isang co-writer niya. 3 years ago, nang makapag-asawa ito ng isang Italiano, sa Italy na ito ngayon permanentang naninirahan, kaya ibinenta na nito ang bahay na iyon sa kanya. Isa iyong bungalow na may 2 bedrooms at malawak na bakuran. Kompleto na sa mga kagamitan ang bahay niya. Buwan-buwan ay binibisita niya iyon kahit pa alam niya na safe ang bahay niya dahil may sarili iyong gate. Tagaroon din karamihan sa mga kamag-anak ng co-writer niya na nagbenta niyon sa kanya. Kaya gwardyado rin ng mga ito ang bahay. Lalo pa at sa Bulacan sila namamalagi. Mabuti na lang pala at napadaan tayo sa Jollibee bago tayo pumunta dito. Sabi ni Victor, pagkatapos isara ang kitchen cabinet niya. Wala ka palang stocks ng pagkain dito eh. Hello, alam nga naman mag-stock ako ng pagkain dito. Eh hindi naman ako nakatira dito. Dinasira lang yon. Kahit po mga dilata man lang, ang dami mo pang reklamo dyan. Maghungas ka na lang ng pinggan at kutsara. Nagugutom na ako. Para maumpisahan na natin ang paglilinis mamaya. Habang kumakain sila, napag-usapan na naman nila ang tungkol kay Jairo. You know what? Hindi siguro ganun kalalim ang pagmamahal mo sa unggoy na yon. Sabi niya. Bakit mo naman nasabi yan? Dahil hindi mo lang ako napaiyak. Hindi gaya noon nag-break kami ni Greg. Natodo ang pag-iyak ko. At halos 1 week akong tulala. Pagtatapat niya. Dahil nga 3 years mo siyang naging boyfriend at si Jairo, 1 taon lang. Wala pa yata. Well, may point ka dyan. Ku, bakit kasi laging playboy ang napipili mong boyfriend? Pang-aasar nito. Inungusan niya ito. Sus, nagsalita ang hindi playboy. Nagkatawanan sila. Ganyan Adi. I'm glad na kahit kagabi lang kayo nag-break ni Jairo, nakakatawa ka na agad ngayon. Talagang maswerte ka sa pagkakaroon ng kaibigan na katulad ko, di ba? Nagkukulay rainbow ang paligid mo kapag ako ang kasama mo. Feeling ka dyan? Teka, siguro may gusto ka sa akin, no? Matagal mo na siguro akong gusto kaya hindi nagtatagal ang relationship mo sa ibang lalaki. Kafal naman ang face mo, no? Hello? Pinatirik niya pa ang kanyang mga mata. Sus, huwag ka na mag-deny. Aminin mo na. Batuin kaya kita nitong buto ng Chicken Joy. Gusto mo? Natawa uli ito. Nang matapos silang kumain, hinimas-himas pa nito ang tiyan nito. Bahagyang inililis nito pa itaas ang suot na polo nito, kaya na-expose ang flat belly nito. Ikaw na muna ang maglinis. Iidlip lang muna ako. Sabi nito. Victor? Whoops! Napagod ako sa pagdadrive, remember? Naglakad ito palabas ng kusina. Naiinis na sinimulan na niyang hugasan ang pinagkainan nila. 2 oras na nakatulog si Victor sa sofa sa sala niya. Pagising nito, abala na si Adi sa paglilinis. Baka naman pwede mo na akong tulungan. Nakataas ang isang kilay na tanong niya sa binata. Pakapihin mo muna ako. Nakangiting sagot nito. Ikaw ang nakaisip niyan, pues. Bumili ka ng 3-in-1 sa tindahan at magpainit ka na rin ng tubig. Utos niya dito. Hindi naman ito nagreklamo at sinunod ang iniutos niya. Hindi nagtagal, iniabot nito sa kanya ang 1 tasa ng kape. Tama lang ang pagtira ko rito next month. Sabi niya, para pansamantalang makalayo sa Marilao. Dahil sa nangyari sa inyo ni Jairo? Medyo. Tama ka,
At least dito, madali kang makaka-move on. Paano ba yan? 2 months to go at Christmas na. Mapapabilang ka na sa SMP. SMP? Anong SMP? Samahan ng malalamig ang Pasko. Natawa siya. Yuck, ha? Huh? Kailan ka pa naging corny, Victor? That's good. I prefer to say laughing. Kasi nalulungkot ka, Adi. Tumabi ito sa kanya at inakbayan siya. O ano? Ikaw naman ang maglinis ngayon at ako naman ang iidlip saglit. Oo ba? Ano pa ba ang hindi mo nalilinis? Doon sa 2 silid pa, punasan mo na rin yung jealousy at ang kapal ng alikabok. Yes, boss. Bandang 5:00 ng hapon, dapat sana ay naghahanda na sila para makabalik sa Marilao. Pero saka naman bumuhos ang napakalakas na ulan. Huwag muna tayong bumiyahe. Maiipit tayo sa traffic at delikado pa sa daan. Sabi nito. Tama. Patilain muna natin. Pero wala na yatang katapusan ang ulang iyon. 7:00 pasado ng gabi, lalo pa yatang lumalakas ang ulan. Paano ba yan? Nagugutom na ako. Bulalas niya. May payong ka ba dyan? Wala eh. Naiuwi ko sa Marilao. Okay, kahit tuwalya lang. Bakit ba? Lalabas ako. Bibili ng pagkain natin. Hanggang dyan lang naman ako sa labas at gagamitin ko yung kotse. Saan ka ba bibili? Gusto kong kumain ng bulalo eh. Masarap yun pag ganitong umuulan. May nagtitinda ng bulalo dun sa may kanto. Diba? Sabi nito. Okay. Naglabas siya ng tuwalya sa silid niya at inaabot iyon sa binata. Bili ka na rin ng kanin. Okay. Pagkatapos ng kalahating oras, malakas pa rin ang ulan. Pagbalik ni Victor ay napamulagat siya nang makitang may bit-bit din itong 2 bote ng The Bar Vodka bukod sa binili nitong pagkain nila. Anong gagawin mo dyan? Nagtatakang tanong niya. Ano ba ang ginagawa sa alak? Idi iniinom? Pamimiloso pong sagot nito. Sino nang iinom? Alangan ang kapitbahay mo, natural tayo. Nababaliw ka na ba? Magdadrive ka pa pauwi. I don't think makakauwi pa tayo. Lalo pang lumalakas ang ulan. Stranded tayo sa daan, tiyak, Adi. Baka nga bahan na sa ibang lugar. Wala tayong choice kundi magpalipas nila ng gabi rito. Total, night off ko naman. Napaisip siya. Wala nga silang choice kundi doon matulog. Sige na nga. Pagkatapos nilang kumain ay dumiretso sila sa sala at binuksan ang TV. Nanood sila habang nagiinuman. Ito ang masarap na panahon para sa Tuma, BFFL, sabi ni Victor at inabutan siya ng baso ng may vodka. Broken-hearted ka ngayon, tapos nakikisimpatsya pa yung weather. Inabot niya ang baso, tinunggaan laman niyon at saka dumampot ng happy peanuts sa platito at ginuya iyon. Baka pag nalaman ni Heidi na magkasama tayo dito at dito ka natulog eh, mag-alboroto naman ang isang yun. Sabi niya. No way. Ni Katiting, hindi ka niya pagseselosan. Alam niya na hindi ka threat sa kanya. Nag-text ako sa kanya kaninang umaga. Sinabi kong sasamahan kita dito. Hanggang ngayon hindi pa nga nagre-reply. Pinababayaan ko na lang. You know what? May napapansin ako dyan kay Heidi eh. Parang hindi kayo mag-on kung titingnan mo. Hindi siya yung magta-text man lang sa'yo para kumustahin ka. Ni hindi man lang magawang dumalaw sa bahay ninyo. Sa pangalan lang sa nakikilala ng pamilya mo. Panayayakag ko sa kanya na dumalaw sa bahay. Ayaw naman niya, nahihiya raw. Sus, imposibleng mahiya yun. Bumuntong hininga ito. Medyo mailap din siya minsan. Kaya siguro na in love ako sa kanya. Isiya lang ang babaeng sineryoso ko ng ganito. Actually, sa birthday ko next month, gusto kong sa Subic kami mag-celebrate. Subic? Bakit ang layo naman? Maganda raw kasi yung White Rock Beach doon. Sabi ng pinsan kong taga Laguna. Galing sila doon lang last year. Kaya doon ko rin yayayain si Heidi. Magpo-propose na ako sa kanya.
Namilog ang mga mata niya. Are you serious? Halos nangangalahati pa lang ang isang bote natin ah. I am serious, Adi. Seryoso nga ang mukha at tinig nito. Napailing na lang siya. Good luck na lang. Pag-isipan mo munang mabuti yan. May 1 month ka pa naman para mag-isip. Buo na ang pasya ko, Adi. Alam na ba ito ni na Tita Jinky at Tito Raon? Tanong niya na ang tinutukoy ay ang mga magulang nito. Hindi pa. Saka na lang kapag nakapag-propose na ako. Sa tingin mo, handa na rin kaya si Heidi na mag-settle down? 26 na siya. I'm sure hindi niya ako tatanggihan. Not with the ring that I bought for her. Nanlaki naman ang mga mata niya. Nakabili ka na ng singsing para sa kanya? Yes, last week. Nagkibit balikat lang siya. Mukhang desidido na talaga ang kaibigan niya. Naisipan niya kapag kasal na si Victor. Tiyak na mababawasan na ang oras nila sa isa't isa. Hindi na magiging katulad ngayon ang closeness nila dahil may obligasyon na ito sa asawa. Dalungkot siya sa isiping iyon. Hindi na nila matapos ang pangalawang bote. Nangangalahati lang iyon. Nahilo na kasi siya at tinamaan ng antok. Natulog na rin si Victor sa guest room. Alas 8 kinaumagahan nang umalis sila para umuwi sa Marilao. May mga pagkakataon na namimiss ni Adi si Jairo mula na magkahiwalay sila. Di minsan hindi ito nagtangkang tawagan o e-text man lang siya. Kaya naisip niya na ang Maricel na iyon talaga ang gusto nito. Mabuti na lang at kailangan na niya mag-stay sa Maynila para sa pukpukang trabaho niya. Itinao niya ng araw ng Webes ang pagbiyahin niya para maihatid ulit siya ni Victor. Marami kasi siyang bitbit ng mga gamit. Hassle ang mag-commute pa siya. Oh, ingat ka rito ha. Wika ni Victor. Oo naman. Tugon niya. Salamat. Mag-text ka lagi sa akin ha. Pag may problema ka, tawagan mo lang ako and I'll be here at the drop off. Nax, drop off ahat ka pa ha? Sabi niya. Thanks talaga. Niyakap niya ito. Gumanti ito ng yakap sa kanya. Saka tinapik ang kanyang balikat. Huwag masyadong isusubsob ang sarili sa trabaho ha. Lumabas ka rin paminsan-minsan kasama ang mga kaibigan mo rito. Baka makatalisod ka rito sa Maynila nang ipapalit mo kay Jairo. No way. Wala sa plano ko magkaroon uli ng boyfriend. Hindi na muna. Wika niya. Bahala ka, Anito. Saka nagpaalam na sa kanya. Sa mga sumunod na araw, ibinuhos niya ang atensyon sa pagsusulat. Madalas din ay nasa set siya ng Jesus Heart. Kaklose na halos niya ang lahat ng mga staff and crew, pati na ang cast, lalo na kay Direk Jordan Laroso. Congrats sa atin, Adi. Ang taas ng ratings ng first week ng Jesse. Nakangiting sabi ng gwapitong director sa kanya. Talaga, Direk? Yes. Kaya tiyak na masusundan agad ang bagong soap opera ni na Drew at Heart after this. I'm sure. Mukhang ganado na naman si Philip ngayon ah. Sabi nito, sabay turo sa binatang aktor na si Philip Suarez habang nasa isang sulok at abala sa pagre-rehearse ng linya sa susunod na eksena nito. Bakit mo naman nasabi yan, Direk? Sus, nagmamaangmaangan ka pa. Alam mo naman na kahit noong kasisimula pa lang ng Jesse, may crush na sa'yo yung si Philip. Tumawa siya. Direk naman, magkaibigan lang po kami ni Philip. Showbiz na linya yan, Adi. Hasang-hasa ka na talaga. Isang character actor si Philip na hindi naman ganoon kasikat. Mga maliliit na roles lang madalas ang nakukuha nito. Pero sa Jesse's Heart, medyo malaki ang role nito. Driver ito ng bidang si Drew, na isang mayamang businessman naman ang ginagampanan. Kaya confident na rin si Drew, si Philip sa soap opera nito. Mahaba-haba ang papel nito. Kahit pa magkakrush siya sa akin, wala man naman sa isip ko yun. Sabi na lang niya rito. Dahil may boyfriend ka na?
Ang totoo po niyang break na kami. Almost a month na. Aba, swerte si Philip. Direk naman. Tumayo na ito. Okay, maiiwan na muna kita. Start na ng take ni Philip. Sige po, direk. Makalipas ang isang linggo, nagulat si Adi na dumating si Victor sa bahay niya bandang alas 6 ng umaga. Oh, napasugod ka. Happy birthday nga pala. Niyaya niya ito sa sala. Napansin niya na malungkot ito. Oh, birthday na party mo, ganyan ang mukha mo. At teka, di ba ngayon ang pagpunta niyo ni Heidi sa Subic? Bumuga ito ng hangin. Hindi raw siya makakasama. Bakit naman? Hindi raw siya pinayagan ng manager niya na mag-absent ngayon. Akala ko ba okay na? Di ba pumayag na kamo siya last week na mag-text ka sa akin? Oo. Ewan ko ba kung bakit biglang nagkaganoon. Pumalatak siya. So paano nga yan? Busy ka ba ngayon? Ha? Hindi naman. Wala naman akong gagawin maghapon, bakit? Ikaw na lang isasama ko sa Subic. Sayang din yung reservation ko doon kung mawawala din lamang. Sure ka? Of course. Pwede mong dalhin ang laptop mo kung kailangan mo pa rin magtrabaho. Hindi na siya nagdalawang isip. Mabilis na nagligo at nagbihis. Saka nag-impaka ng damit dahil overnight daw sila sa Subic. Habang nasa biyahe sila ay wala pa rin imik si Victor. Nasa kalaklang exit na sila going to Zambales. Malapit na sila sa White Rock Beach. Huminto muna sila sa Total Gas upang magpagasolina. Para namang aatin tayo ng burol instead na mag-relax. Komento niya nang buling buhayin ito ang makina ng kanyang sasakyan. Huminga ito ng malalim. Pasensya ka na, Adi. If I were you, kalimutan mo na lang muna ang lungkot at mag-relax muna tayo kapag naikwento mo na kay Heidi kung gaano kaganda ang White Rock. Tiyak na maiinggit yun. I don't think kailan ko pang ipaalam sa kanya na ikaw na lang instead na siya ang isasama ko rito. Bakit naman? Baka mag-isip siya na masama, mag-selos or something. Gaga ba siya? Dapat sumama na lang siya. Baka alibay lang niya yun para huwag sumama sa'yo. O ano? Nabati ka malang niya ba ng birthday mo? Lumalim ang pagkakakunot ng noon nito. Iyon nga ang hinihintay ko na i-text man lang niya o itawag sa akin pero wala. Napangiwi na lamang si Adi. Wow! 2 hours and 10 minutes ang biyahe natin? Bulalas niya. Not bad. Yeah. Simpleng tugon ng binata. Ang silid na pinareserve ni Victor para sa kanila ay maganda at magara iyon. May aircon iyon, bathroom at shower, LCD TV at DVD minibar at coffee and tea set. Hay, nakakamiss din yung ganitong lugar, no? Sambit ni Adi. Sa kapabagsak na humiga sa kama. The last time na nakapag-relax ako last year pa. Hindi pa maganda. Yung beach na napuntahan namin ni na Faye sa Batangas. Tahimik na dinampot lang ni Victor ang remote control ng TV sa kabinuksan iyon. Umupo ito sa sofa sa tabi ng kama. Natilihang bumangon siya at tumingin dito. O ano? Ganito na lang ba tayo? Mabuti pa lumabas na tayo at maglibot sa paligid. Mamaya na. Tugon nito. Nakaharap pa rin sa TV. Pagod pa ang likod ko sa pagdadrive. Okay. Inilabas na niya ang laptop sa leather bag niya at binuksan na niya iyon. A few minutes later, abala na siya sa Facebook at Twitter. Pero nakikiramdam pa rin siya sa kilos ng kaibigan niya. Tahimik pa rin ito. Maya-maya ay nakita niyang tumayo ito at dinampot ang cellphone sa ibabaw ng center table. Kausap na nito pagkuhan si Heidi. Honey, hello. Sino to? Napakunot noo siya at napatitig na rito. Sino ka? Bakit nasa sayo ang cellphone ni Heidi? Tumaas na ang tinig nito. Si Victor ito. Boyfriend ni Heidi.
Sino ka? Kinakabahan na siya at bumangon na sa kama. Tumapis siya rito. Dinig niya ang tinig ng isang lalaki sa kabilang linya. Salubong na ang mga kilay ng kaibigan niya. Heidi, what's wrong with you? Sino ang lalaking sumagot sa akin kanina? Matagal na tumahimik ito. Tila napakahaba ng ginawang pagpapaliwanag ng kausap nito sa kabilang linya. Maya-maya ay kumuyom ang kamao nito. That's cool then. Both of you can go to hell. Nanggigigil na inihagas nito ang cellphone sa kama. Ano nangyari? Nag-aalalang tanong niya. Kahit pa may hint na siya sa naging pag-uusap nito at ni Heidi. He laughed harshly. My beautiful girlfriend is the biggest liar ever. May pasok daw kaya hindi nakasama sa akin dito sa subik. Iyong pala, may kasama siyang ibang lalaki. Ha? Huh? Mismong yung lalaki na kasagot sa tawag ko kanina ang nagsabing boyfriend siya ni Heidi at mag-iisang taon na sila. Napamaang siya. Pinilit ni Adi si Victor na maligo sa giant wave pagkatapos nilang mananghalian. Ayaw naman kasi niyang magmukmuk ito sa loob ng kanilang silid. Ngayon ay pareho na silang broken-hearted. Biniro nga niya ito kanina na kasama na niya ito sa grupong SMP. Pero hindi man lang ito natawa. Kahit sa wave pool, pansin pa rin niya na natulala ito. Wala naman siya magawa para sa kaibigan. Hindi niya alam kung paano ito aaluin. Pagkatapos mag-swimming, bumalik sila sa hotel para magbihis. Saka uli sila lumabas para maglakad-lakad sa paligid. Diyan sa north part nitong White Rock Beach, about 20 minutes away dito sa beach, may mango orchard and green gardens, saka adventure tours sa Eta Village. Sabi nito, paano mo nalaman? Eh, hindi ka pa naman nakakapunta rito. Tanong ni Victor. Nabasa ko sa website nila. I see. Niyaya niya rin ito maglaro, kasama ang ilang kapwa nila guest doon. Halos isang oras din sila nag-i-enjoy sa paglalaro. Pagising natin bukas, gayak tayo. Sabi niya sa kaibigan ng gabing iyon, habang nasa Plaza Grills and Bar sila. Doon na sila nag-dinner. Nagustuhan nila roon dahil may live, entertainment, and sing-along. Masarap din ang seafoods na kinakain nila, pati na ang White Rock-style barbecue. Okay, tugon nito. Nakafocus na ang atensyon nito sa stage kung saan may acoustic singer na nagpe-perform. Inom tayo, sabi nito kapag kuwan. Ha? Sigurado ka ba? Oo, saluhan mo ako. Hay nako, ano pa nga ba? Baka sabihin mong KJ ako pag hindi. Napabuntong hininga ito. Ang sakit pala masaktan, Adi. Naibulalas nito. Tinawag na niya ang waiter para umorder ng inumin. Mahaba-habang kwentuhan ito sa loob-loob ni Adi. Oops! Dahan-dahan, Victor! Ang bigat mo kaya? Reklamo ni Adi. Lasing na si Victor. Kinailangan na nilang lisanin ang bar dahil magsasara iyon ng alas 12. Isa pa, nahihilo na rin talaga siya. Hindi naman kasi siya masyadong sanay uminom. Pero naparami na rin ang inom niya dahil panay ang salin nito ng alak sa baso niya. Pero nagagawa pa rin naman niyang alalayan ito para makabalik sa kama nila. Para tuloy silang engot na pinagtitinginan ng mga guest habang papasok sa loob ng hotel. Ma'am, tulungan ko na po kayo? Sabi ng isang staff nang lapitan sila. Sige, salamat. Tugon niya. Nakahinga siya na maluwag. Hindi na kasi niya kayang alalayan si Victor nang mag-isa na lamang. Sa kama pinahiga ng staff si Victor. Inabutan na lang niya ito ng 50 pesos dahil sa pagtulong nito. Napapailing na tinanggal niya ang sneaker ng suot ng kaibigan niya, pati na ang baseball cap na suot nito. Kaninang umaga na pagkasunduan nila, nasa sofa ito matutulog at siya ang nasa kama. Pero hindi na iyon mangyayari. Dahil nga nasa kama na ito, kaya siya na lang ang uukupa sa sofa. Gusto mo bang magkape? Tanong niya nang ilapit ang mukha rito.
Umiling ito. Nakapikit pa rin. Nagtimpla na lang siya ng sarili niyang kape at nanood na lang muna ng TV. Maya-maya lang, nakita niyang bumangon ito. Shit na babaeng yun. Bulalas nito sa kapaimpit na umiyak. Natilihan siya. First time niya makita na umiyak si Victor at dahil sa isang babae. Lumapit siya rito at niyakap ito. It's okay. It's okay, Victor. Pabulong na alo niya rito. Yumakap na rin ito sa kanya. Matagal silang magkayakap. Maya-maya, inilayo nito saglit ang sarili sa kanya at saka tumitig sa kanyang mukha. Bakit hindi na lang ikaw ang minahal ko, Adi? Bakit ibang babae pa? Kung ikaw ang minahal ko, alam kong hindi mo ako lolokohin. Natilihan siya. Hindi niya inaasahang maririnig niya iyon mula rito. Umawang ang mga labi niya. Pero wala namang katagang lumabas mula sa kanyang bibig. Napatitig ito na matagal sa kanyang mga labi. Saka walang sabi-sabing siniil siya ng halik doon. Her whole body tense up. Tinangka niyang itulak ito pero naging parang bato ang mga bisig nito na nakayapos sa kanya. Don't fight, Adi. Don't fight. Pero pilit pa rin itong inilalayo ang mukha nito. Victor, ano ba? Hindi ito tama. Magkaibigan tayo. Pero patuloy pa rin ito sa paghalik sa kanya. So what? Ungol nito. Diyos ko. Nang lumapat ang mga labi nito patungo sa kanyang tainga, habang ang isang kamay nito ay unti-unting bumababa sa kanyang dibdib, may naramdaman siyang kakaibang init sa katawan. Tila na parilasa siya na ang mga kamay niya na kanina'y pumipigil pa sa binata. Hinila siya nito para sabay silang matumba sa kama. Halos mabingi na siya sa lakas ng pagkabog na kanyang dibdib. Victor, hindi ito tama. Wika niya. Pero parang bingi lang ito. Pinaglapat nito ang mga labi nila. Ang kamay nito ay lumapat sa magkabilang pisngi niya at tiningnan siya ng mariin. Let's make love, Adi. Please, help me to get her out of my mind. Tonight or else, I'll go insane. Please. Nagprotesta ang puso niya. Ayaw niyang gamitin si Victor bilang kasangkapan para makalimutan nito si Heidi. Kaya naman sinimulan uli niya itong itulak palayo sa kanya. Kahit paramdam pa rin niya ang pag-iinit ng kanyang katawan. Pero wala yatang plano ito na palayain siya. Humawak na ito sa kanyang mukha and then kiss her lips once again. Hindi nito tinigilan ang paghalik sa kanya hanggat hindi niya kusang na ibubuka ang kanyang mga labi. Isa-isa nang tinanggal nito ang kanyang suot, kasama pati ang kanyang mga panloob. Diyos ko, sambit niya, pero hindi na siya nanlaban ngayon. Bumaba ang mga labi nito sa leeg niya, pababa sa kanyang dibdib. Ang isang kamay nito ay lumukob sa kaliwang dibdib niya. Napaungol siya. Unti-unting bumababa ang isang kamay nito patungo sa kanyang tiyan. Pababa pa. Napapikit na siya. Hindi nagtagal ay naramdaman na niya. Kumubabaw ito sa kanya. Doon siya biglang napadilat. Let's do it, Adi. Bulong nito nang muling salubungin ang kanyang titik. Hindi siya nakatugon. Pero hindi na siya nakaramdam ng pagtutol. Nakatitig lang siya sa lalaki. Hindi isang kaibigan ang nasa harapan niya, kundi isang magaling na lover na kayang magpaligaya ng isang babae. Pinag-isa na nito ang kanilang mga katawan. Ang balakang nito ay kumikilos na. Gentle but insistent. Naramdaman niya ang kakaibang kirot at napasinghap siya. Pinalalim at pinalalim nito habang nakatitig sa mukha niya. Alas 6 ng umaga nang dumating ang complimentary breakfast ng hotel sa silid ni Adi at Victor. Kanina pa siya gising, pero tulog na tulog pa ang binata. She wanted to enjoy her breakfast at the veranda with its beautiful view of Zambales Mountains. Pero magagawa ba niya yung pagkatapos na nangyari sa kanila ni Victor ng nagdaang gabi? Kung pwede lang niyang bawiin ang lahat-lahat na ginawa na niya. Hindi dapat nangyari iyon. Una lasing si Victor.
Tinamaan man siya sa alak na ininom niya, pero malinaw pa naman ang isip niya. Alam na niyang mali nang bigla siyang hinalikan nito. Pero bakit nang lumaon ay bumigay rin siya? Bakit biglang nag-init na rin ang pakiramdam niya? At hindi na niya nagawang tanggihan ang mga halik at yakap at haplos ni Victor sa kanya. Nang magising siya, narinig niyang umuungol ito. Parang nagdidilaryo ito. Narinig niyang tinawag nito ang pangalan ni Heidi. Hindi niya alam kung bakit, pero parang nasaktan siya sa narinig niyang iyon. Inaantok pa siya pero bumangon na lang siya at umorder ng kape para mawala rin ang pananakit ng ulo niya. Alas 8 na magising si Victor. Dumiretso ito sa banyo at dumawal doon. Napailing na umorder siya ng kape para dito. Paglabas nito ng banyo, paiwas ang tingin niya nang ituro ang kaping nasa ibabaw ng center table. "Kape mo," sabi niya. Tahimik na dinampot nito ang tasa, saka umupo sa gilid ng kama. Kunwari naman ay inaabala niya ang sarili sa harap ng kanyang laptop. "Adi." Hindi niya ito nilingon. Bumuntong hininga ito. "About last night. Please, huwag na natin pag-usapan yan," sabi niya. "But we have to." "No need. Hindi natin kagustuhan ang nangyari kagabi." Tumayo na siya. "Kainin mo na yung breakfast mo para makauwi na tayo mamaya." "Ha? Alas dos pa naman ang check-out natin ah. Ayoko na magtagal dito, Victor." Napatitig lang ito sa kanya bago sumagot. "Okay." Walang kibuan sina Ade at Victor nang sakay na sila ng kotse pabalik na Maynila. Kapwa nag-iiwasan silang makapag-usap. Nang maihitad siya ni Victor sa bahay niya sa Taguig, sinubukan uli nitong kausapin siya. Pero matigas ang naging pagtanggi niya. "Matutulog na muna ako. Kaunti lang ang tulog ko kagabi." Bumuntong hininga ito. "Okay. Babalik na ako sa Marilao. I will call you tonight." Tumango lang siya. Nakaalis na ito ay nakatulala pa rin siya. Kinagabihan nga ay nag-ingay ang cellphone niya. Si Victor ang caller niya. Pero minabuti niyang huwag na muna itong sagutin. Dahil alam niya na babanggitin na naman ito ang nangyari sa kanila sa Subic. Ayaw na niyang pag-usapan iyon. Dahil lalo lang bumibigat ang pakiramdam niya. Sa mga naging past boyfriend niya, pinakaiingatan niya ang kanyang sarili. Dahil ang gusto niya, sa mapapangasawa lang niya ipagkakaloob ang virginity niya. Bakit kay Victor pa, ay hindi niya nagawang tumanggi. Makalipas ang 2 linggo ay dinalaw siya nito sa Taguig. Nang uusig ang tinig nito nang kausapin siya. "Bakit ba hindi mo sinasagot ang mga tawag ko sa'yo? Galit ka ba sa'kin?" Tama ito. Ni minsan, hindi niya sinasagot ang tawag nito mula nang manggaling sila sa Subic. Ayaw kasi niya makipag-usap sa takot ng babanggit nito ang nangyari sa kanila noon. "Sinasagot ko naman yung mga text mo ah. Sinasagot mo nga. After 10 messages from me, sasagot ka lang ng oo, hindi. What's wrong, Adi?" Bumuga siya sa hangin. "Aminin na natin na may nagbago sa friendship natin after we made love in Subic." Nag-iwas siya ng tingin. "Yes. Look, that's why I want to talk to you, Adi. Gusto kong ihingi ng tawad ang nagawa ko that night. Hindi na ako makatulog nang maayos mula nang mangyari iyon sa atin. Kasalanan ko ang lahat. Sinamantala ko ang pagiging magkaibigan natin. I deserve to be punished." "Look, kalimutan na natin ang nangyari, Victor. Dahil ako pilit kong kinakalimutan iyon. Huwag mo nang ipaalala ng ipaalala." "Pero paano ko gagawin yun? Nalulungkot ako dahil parang iniiwasan mo na ako at parang ayaw mo na akong makita at ayaw mo na akong maging kaibigan." "Damn you, Victor. Paano ko ibabalik na normal ang samahan natin sa isiping ikaw ang nakauna sa virginity na pinakaiingatan ko?" Wika ng kanyang isipan. "Bigyan mo ako ng panahon, Victor. Kapag medyo tumatagal na at nakalimutan ko na ang nangyari,
babalik din siguro sa normal ang pagiging magkaibigan natin. For now, hayaan mo muna ako dito. Adi, tiningnan niya ang suot niyang relo. Aalis ako. Kailangan ko na magbihis. Saan ka pupunta? Kahit saan. Sa Lunar, ihahatid na kita doon. Hindi na kailangan, Victor. Hindi na ito nagpumilit. Lulugulugong lumabas ito ng kanyang bahay. Gusto sana ni Adi na umuwi sa Marilao ilang araw bago sumapit ang araw ng Pasko. Lalo pa at na-deport ang pinsan niyang si Gina mula sa Amerika. Pero minabuti niyan sa Taguig na lang mag-celebrate para makaiwas kay Victor. Magtatagal naman sa Pilipinas si Gina dahil hindi na ito makakabalik sa Amerika. Sabi nito, mag-a-apply na lang ito sa ibang bansa sa Asia. A day after Christmas, dumating sa bahay niya sa Taguig ang magkapatid na Faye at Gina. Ano ba naman ang kadramahan mo dito? At dito ka magpapasko mag-isa? Naninirmo na tanong sa kanya ni Gina. Hay nako, paano ba naman kasi? Hanggang ngayon broken-hearted pa rin ang pinsan natin sa ex niya. Uwi ka naman ni Faye. Totoo ba yun, Adi? Tanong naman ni Gina sa kanya. Sinakyan na lang niya iyon. Hindi naman niya pwedeng sabihin kung ano ang tunay na dahilan kung bakit hindi siya umuwi sa Marilao. Oo, Ate Gina. Ayokong makita si Jairo. Naku po, napatapik nito ang noo. Kaya nga ako ayoko sa mga lalaki, sa babae na lang ako. Hindi mo lang siya natawa sa birong iyon ng pinsan niya. O ano? Babalik ka na ba sa Marilao next month? Tanong ni Faye. Umiling siya. Dito na lang muna siguro ako. What? Akala ko ba isang buwan ka lang dito? Parang mas gusto ko na dito. Sus! Ang lakas nga ng tama mo sa nangyari sa inyo ni Jairo. Kantsaw nito. Nang hapong iyon ay niyaya siya ng magkapatid na mag-shopping sa Mall of Asia. Pumayag naman siya pero hindi niya masyadong na-enjoy ang pagsya-shopping. Sa bahay niya na rin natulog ang magkapatid. Kinaumagahan, umalis na ang mga ito pabalik sa Marilao. May huli pang bilin si Gina sa kanya. Siguruhin daw niyang sa Marilao na siya magbabagong taon. Tumango na lang siya. Kahit alam niyang hindi siya makakauwi.